issues doon sa amended complaint namin. Ang pangalawang issue, yung pagbaksak ng revenue ng PCSO nang walang ginawang kahit na ano, yung mga dating naninibihan at yung mga nakaupo pa ngayon. Maliban kay Gerald Balutan at saka General Corpus. Ang alam nyo, siguro hindi nyo batid na ang dating revenue ng PCSO sa Lotto at sa iba pang mga games niya is noong 2012 is 31.3 billion pesos. Noong 2015, bumagsak na to sa 28.9 billion. Ang pangalawa, yung pagtanggap nila ng pangatlong issue pala, yung pagtanggap nila kahit na bumabagsak ang mga revenues ng PCSO, eh, tumatanggap pa rin sila ng mga multi-million na bonuses. So, isa to sa sinama namin sa amended petition namin. Plus, yung hindi nila paniningil ng documentary stamp tax na nagkakahalaga ng 2.68 billion. Dapat kumukuha sila ng documentary stamp tax doon sa mga nananalo at doon sa operational expenses nila. Pero, hindi nila ginawa to. Kaya, isa to doon sa apat na issues ng amended petition namin. Plus, nagsama pa kami ng iba pang mga respondents. Sabi nga namin, ang gusto namin mangyari sa PCSO, eh tanggalin na yung mga datihan na sa ilalim ng tuwid na daan. Pagbigyan naman na magkaroon naman tayo ng mga ibang mga maninilbihan dito, doon naman sa tinatawag namin sa tunay na pagbabago, dapat daan naman ni Duterte. Kaya ang sinasabi namin kay President Duterte, tanggalin na yung ibang nanilbihan sa ilalim ng mga tuwid na daan. Yung update doon sa election offense na pinahal namin kay Mayor Bistek. Tapos na po ang sagutan namin. Dito nangyari ito sa Pomelec, Quezon City, sa District 1. Ngayon po, ito po ay pinorward na sa law department ng main office ng Comelec. Nahantay na lang natin ang resolution na ito. Salamat doon sa mga sumuporta sa amin, katulad ng KITV, madalas nilang i-cover ito. Palakasan lang ng loob to. Sabi nga, never mo kalabanin ang City Hall, pero kung hindi namin kakalabanin, paano ang pagbabago sa tinatawag nating election report? Meron mo kaming ipapahit next week sa PCSO ulit. Tungkol naman to sa issue ng STL. Kaya abangan po to. Sana ang KITV ay nandoon na naman at yung mga channels na interesado rito. Marami naman pumupunta. Halos lahat ng networks ang pupunta at saka mga broadsheet na pupunta pag kami po ay disseminate ng press release. Kaya hintayin nyo po, may pasabog na naman kami sa PCSO, tukol naman po ito sa STM. Tinatapos lang po ng research team ng anti-trapo movement yung isa sa panaming demanda next week, early next week, pagkatapos at pagkatapos ng utas. Guess ako ni Malumang Aha sa investigative documentaries niya. Tinalakay namin ang mga tungkol sa plaka at sa iba pang issue sa LTO at saka sa power plates mismo sa DOJ. Hindi ko na po i-discuss dito kung ano po yung kaso yun kasi napaka-sensitibo. Pero noong pa sinasabi namin sa DOTC, itong nanalo o napili nilang bidder ay hindi makakapag
deliver ng plaka dahil ito ay under sa motor vehicle license standardization program. 9 million plates ang dapat nila i-deliver pero wala silang planta rito. Ang planta ay nasa ibang bansa pa. Kaya predict na namin to, maraming issue kung sinabi rito sa kanila pero hindi nila pinansin. Kaya ito, nangyayari na naman. Yung dating nangyari kay GMA noon, nung panahon ni GMA, na dalawang beses na pumalpak yung supplier. Pangatlo to ngayon, napakagrabe. Mas grabe to dahil 5 milyong plaka na yata ang hindi na ibibigay sa mga ng bayan. E ang bayan dito, 450. Yung 380 pupunta sa supplier, yung 170 ay pupunta sa LTO. Eh ilang milyon na ang nakolekta nila na hanggang ngayon walang plaka. Kaya imbis na nagkaroon ng standardization program na standard, halo-halo yun ang plaka rito na makikita natin na minsan nakasulat na lang sa papel, minsan kanya-kanyang gawa na lang. Kaya dapat may managot dito eh. At ang nakikita namin managot ay yung mga dating nasa tuwid na daan. Pero mandato ng DOTC ngayon sa Secretary Bugatti na bilisan nila ang pag-resolve dito. Dapat palitan yung bidder na nanalo sa panahon ni Abaya. Eh dapat gawin na nila agad dahil lalala ito pag hindi ito na-sold. Sir, yung pangako ni DOTC Secretary Tugade, bago matapos yung 100 days ni Digo, tapos ang problema sa LTO. Pwede ko bang masagot yan, Mayor? Alam mo sa aming research, no, ang laki ng problema natin pare-pareho. Kahit na maglagay ka ng matinong opisyal sa isang ahensya, just like General Galvante sa LTO, wala kang magagawa. Kakainin ka ng institusyon. Yung mafia from within na nakipagsabwato sa mga previous administrators o secretary sa kakapasabwat sa mga delihensya, ang siyang namamayani at siyang gumagawa at nagahamper ng operasyon, just like sa MMDA, pareho rin. Kaya kahit na maglagay ka ng matino, ay walang magagawa. Nagkakaroon ng either work stoppage or tinatakpan nila ang mga ginawa nilang kalokohan, kaya walang matatapos ang isang administrator ng isang ahensya. Just like, tingnan niyo po yung nangyari sa New Bilibid Prison. Naglagay ka na ng bagong head, si General Asuncion. Naglagay ka pa ng SAP. Pero hindi mo tinanggal yung mga sindikato ng mga gwardiya na nakatira pa sa loob ng New Bilibid Prison, pati yung pamilya nila kasama sa mga aliporos ng mga sindikato. So, trust in, trust out. Kaya dapat talaga complete overhaul. Kailangan talaga natin at this point in time, purging. Ha? Nakala ko ay through Duterte ay magagawa yan. Eh mukhang sa nangyayari ngayon, eh mukhang kinakain na siya ng mga anay niya na bit-bit niya. Nakala ko pa naman eh merong changes coming. Eh tama, may changes coming. Ha? Same rats, ha? Same collar, but different rats. Iyon ang problema. So, kung hindi maagapan ito, nakakalungkot. We supported Duterte, pero kung ganyan ang sistema na is fighting several fronts, including some of his people na nagpapanggap ng mga loyalista niya, ay we are really in trouble. Kaya hindi natin masisisi ang good people na inilalagay, like General Galvante. Maraming matitino na inilagay, pero kinakain ng sistema. Nakakalungkot ito pangyayari. At kapareho nitong ating gusto maging mayor, si Peralta. Hanggang ngayon, loyalist ni Digong, pero tinan mo, ginawang batang club. Inuuna ng mga nagpapanggap ng loyalist ni Presidente yung mga pagkakaperahan nila. Ano mangyayari sa atin yan? Wala rin. And he might be over, and ang worry ko dito, he might be overtaken by events. Dapat ma-realize niya yun. Anong handa ang Leon Peralta sakaling January po upuin ka bilang mayor?
Ang pagtakbo ko, eh talagang sa tingin ko kaya ko pagiging mayor ng Quezon City. Kaya. Kaya, aside, kung makikita nyo naman, hindi lang ito isang inaasikaso ko eh. Yung mga national issues pa, inaasikaso ng anti-trapo eh. Kung nakakaya ko nga yung mga national issues, katulad ng mga corruption issues na pinapile namin sa kung saan-saan, na kung sino-sino man ang nasa gobyerno ng dapat tamaan namin, eh, Quezon City, napakaliit na issue ng Quezon City. Para ka lang nagpapatakbo ng isang kumpanya dyan eh. O isang ahensya. Basta't ako, tama lang lahat ang gawin mo at tanggalin mo sa isip mo ang korupsyon at pagpapayaman sa pwesto. Eh sa tingin ko, kahit na sino rito, eh kayang patakbuhin ang Quezon City. Kahit na si Camilo siguro, kaya pwede maging mayor dito eh. Basta't wag lang yung pag-isipan ng pagpapayaman sa pwesto. Pwede bang bigyan niyo kami ng update tungkol sa drug war sa local government ng Quezon City? Dahil ang huling nabalitaan natin, yung konsyal involved, kapatid ng mayor, hindi na natin nabalitaan na nung kasunod nun. At sinabi ni Presidente na may listahan ng mga opisyalis sa local government at sino mga barangay sa loob ng Quezon City ang dapat palitan dahil involved sila sa drug war. Sa barangay ng Quezon City, ang balita ko, hindi ako nagkakamali, 90% ng barangay sa Quezon City, drug infested. Makikita nyo naman sa balita kung saan barangay nangyayari yung tinatawag natin o plantokab, di ba? Ngayon, yung sa listahan, hindi ko pwedeng pangunahan yung announcement ni Presidente Duterte. Pero alam nyo naman sino siguro sa Quezon City ang mga involved dito sa mga narco politicians, no? So, meron naman ang ginagawa ang DIMD, yung Task Force Aguila, na nire-review nila ito, yung sa listahan. At yung mga mamamayan naman ay naglunsad naman ng, sa mga mamamayan naman, naglunsad ng DIMD ng masamasit, yung mamayan ayaw sa anomalya, at mamamayan ayaw sa illegal na droga, kaya yung masamasit. Kasama po ako sa masamasit, kami po yung nagmi-meeting ng madalas at sigurado isang araw na lang may sasabog na malaking issue dito sa Quezon City tungkol sa tinatawag nating illegal na droga sa narco politics. Yan ang nakakalungkot dyan, Nilo eh. Pero ngayon itong taong alam nilang dedicated, ha? Hindi nila inasikaso. Tapos eh, kamalam-malam mababasa mo sa dyaro niya yung si dating governor ng Quezon na may pending case at tinireport pa yan sa Amerika. Binigyan ng appointment na ASEC sa DILG. Wow. Tingnan mo. Kaya nakakalungkot. Nasira yung recruitment and search committee ng ating presidente na nabaliwa lamang dahil si Bongo ay sama ng sama kay presidente imbis na inaasikaso yung trabaho niya sa PMS. Harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kangkarot, na trumpong tumatara, galaw-gaw, nakalilitong